Usapang pangkalusugan na at ngayon po kasama natin ang ating urologist si Dr. Joseph Lee. Good morning. Pag-ganyan kayo, ganyan din ako. Happy Thursday. Lagi natin sinasabi, pag Huwebes, wala kayong magagawa kasi andito ako. Dito si Dong. Naman may magko-comment, oh, bakit hindi mapalit ito ng araw? Tuwan-tuwa na naman yung isa, Dok, di ba? Siyempre. Yes. Dahil ang topic po natin, Dok, nutraceuticals as daily supplement. Yan. Kasi bakit natin napili ito? Kasi lagi natin pinag-uusapan na, ay, kailangan mag-supplement, di ba? Bakit kailangan mag-supplement ang tao? Eh, may kinakain naman. Ang tanong dyan, mga kids, eh, yung kinakain mo ba tama? Tatlong beses nga kumakain, pero... O, ikaw tatlo. Ikaw ilang beses ka? Which oh, man, Dok. Isa na lang. Small frequent feeding. Tatlo lang din, Dok. Tatlo, ikaw. Dok. 2 to 3. Yeah. Oh, 2 to 3. Sa araw-araw. Meron Dok, siyang ano. Pag sinabing nutraceuticals ba, kasi parang hindi kami masyadong familiar. Ano po yung ibig sabihin talaga pag sinabing nutraceutical yung isang... Okay. Nutraceutical is actually ano organic and plant-based. Mm-hmm. And it has important ingredients. Mm-hmm. Bakit ko nasabing important? Eh, Dok, meron naman yung ibang... plant-based natin, meron namang important. Pero ito kasi, meron siyang mga sangkap. Tama ba yung word ko? Kasi yes, sangkap is more of cooking. No? Cooking. Oh, meron siyang sangkap na kakaiba at bihira mo makita sa ating mga organic plant-based. Okay. Oh, di ba? What does it mean? So, ibig sabihin, maaring meron siyang vitamina na ordinarily meron. Di ba kayo, like you kids, misa sabi nyo, ay, meron na ako niyan. Ano bang merong bago? Okay. Di ba? Ano bang merong ano eat dyan na gusto ko? Di ba? So, yun ang ano natin, no? That's why it is considered as nutraceuticals because it is an organic plant-based. So, it's edible, pag sinabi, ha? Na meron siyang kakaibang sangkap. You have to be reminded na yung kakaibang sangkap niya ay hindi siya nakakasira sa ating katawan. Mm-hmm. Diba? Kasi you have chemical change na, or yung mga sabi natin na kinakain natin, maaring mag-interact sa ibang kinakain natin na can cause problem, lalo na sa gut natin. Mm-hmm. Diba? Okay. Kasi anong ibig ko sabihin? If your acidity in the gut or yung gastric natin ay minsan pasaway, tumataas, when you eat something that is acidic, kahit na plant, di ba, nag-aasim lalo. Mm-hmm. Di ba? Like, example, pineapple. Mm-hmm. Okay, pineapple. But pero pag hindi kaya ng sigmura mo, sometimes it becomes acidic. Bakit siya nagiging masama? Pero hindi naman siya dapat. Di ba? Kaya may control, di ba? Okay. So, ganun ang ano natin, ang point natin, no? So, these ingredients, the specialized ingredients, which we will mention later on, are not really detrimental in the long run. Ano ibig sabihin? Dok, pag kinain ko siya ngayon, kagaya ninyo, bata kayo, pagkapagtanda ko, maraming complication, maraming adverse effect, maraming efekto, di ba? And una-una, ang tinatanong ninyo, baka makasira sa kidney ko o sa atay ko. Yes, di ba? Oo, diba, sisisihin mo pa ang introduce niyan, di ba? So, kasi ganun. Baka hindi kayanan ng liver, di ba? Or ng kidneys mo. So, ang punto natin kasi dito, the same ingredients which is organic in nature were identified and noted to be very very potentially important to us siguro now and in the future. Okay, so mag-mention tayo. One is flavonoids. Yeah, narinig niyo na flavonoids. Oh, hanggang spelling na lang tayo, ganyan. Tama. So, flavonoids kasi, very important yan. You see that in other plant-based,
But sometimes hindi mo nakikita sa ibang mga vegetables natin din yon, no? Flavonoids are very, very good for growth, development, cardiovascular, taka sa muscle. Nice. So, ano yung isipin ng growth? So, pag sinabi ng growth and development, kasama yung cells natin tsaka tissue, di ba? O, di ba kasi ang ano natin, yung tao kasi is, you start from a cell, then you become tissue, then magiging organs ka, di ba? Tapos yung tao, di ba? So, yun ang ano natin. So, nakakatulong siya sa development and growth. So, pag development and growth, so when you take in flavonoids in certain amount, magiging maganda siya because in the future, you will have better regeneration and rejuvenation. Nice. Oo. These two words, mga anak, are very, very important later in life for, especially for men and women who are on the aging process. Okay. Intindihan ninyo? Yes. Diba yung mga tao ngayon, anong sasabihin sa inyo? Ayaw namin tumanda. Yes. Gusto namin laging forever young. Fresh. Anong mga terms ninyo? Fresh. Oo, yun. Tapos gusto namin bata lagi. Yes. Oo, laging tinitingnan yung picture nyo ng bata. Pero hindi naman nangyayari. Tapos kinukumpir sa kinukumpir sa kanon. Anong nangyari sa ano? Ang umpisa ng kwento. Diba? Kay gaya mo, yan. You do sports. Ang lahat. Para ano ka, you pump up para maging bata. But, These two terms are very, very important later on because you have to find substance that will later on put you in rejuvenation very fast and regeneration. Yeah. Ibig sabihin, lahat ng tumatanda sa katawan natin, cells or nagamit ay mayu-utilize or maitatapon ng katawan, no? For some reason or another kasi mapoprocess. Pero may initial development, ibig sabihin may tutulong na yung mga cells na natitira ay magre-regenerate at magre-redevelop mabilis. Yun ang dapat na ang konsepto natin ng ano wellness, 'di ba? Kaya sinasabi natin, 'di ba you always hear that in doctors, no? You should be well, 'di ba? You should be healthy. How to be healthy in such a way is yung pinag-usapan natin, nutrition, yung caloric, di ba? Yes. But being well is very difficult to maintain. Ibig sabihin, well, dere-derecho kang, consistent. Okay ka, consistent, hanggang mag 60 years old, 70 years old, eh, walang sakit, maayos ang pangangatawan mo, tapos yung itsura mo, ay, looking young, hindi tumatanda. Walang nagbago. Walang nagbago, di ba? Nasimento na pala. Grabe naman. Hindi pala. Pero doctor, okay. Parang isa sa mga major factors nga kasi yung diet nga nila. Yes, oo. Na sinasabi nila. Kaso ang problema nga ng iba, doc, parang kunyari, sinasabi nila healthy yung diet nila kasi laging may gulay, ganyan. Pero yung iba paulit-ulit kasi ito lang yung gusto nilang certain na gulay na to, ito lang yung gusto nila. Yes. So baka may iba silang mga nutrients na kulang kasi hindi sila kumakain ng ibang gulay. True. So ano ba yung usually, doc, yung mga parang kulang? Kasi nga usually gusto lang nila yung masarap na gulay. So yung ibang mga nutrients na nasa ibang mga gulay na baka hindi ganun kasarap, hindi nila nakukuha. So ano po yung mo? Yung mga ano kasi, you should have, kagaya yung mentioned ko dalawa, you should have phytochemicals and phytosterols. Phyto is plant. Phyto needs light, photosynthesis, di ba? So, you have chemicals that are plant-based which are not to destroy the cells, di ba? Yung sinasabi mo nga, ano, Joshua, but are very, very good for us because especially yung phytosterols because, again, circulation, di ba? Yung dugo natin, gaganda yung mga platelets natin, yung mga RBC natin, di ba? Yung tissue formation natin, di ba? Magiging maayos, di ba? Then, ano pa? And the development of our organ system will be very, very much established, no? All of this, your flavonoids, your phytosterols, or your phytochemicals, later on, will be much help for the
the body's immune system. Yeah. Diba? Meron pa tayong kulang, eh, diba? Mm-hmm. Oh, so, meron pa tayong theobromide, yeah. Diba? Narinig nyo yun. Mm-hmm. Theobromide is very good for especially yung mga pinag-uusapan natin, serotonin. Mm-hmm. Ay, sa mga hormone natin. Yung mga pangtulog. Alam mo yun? Di ba? Yung melatonin. Yeah. Sa ano iba pa yung serotonin po, Doc, o serotonin? Serotonin. Ah, serotonin. So yung mga ganyan. So your theobromide is very, very good for... lalo na sa brain natin. Mm-hmm. If you have difficulty in sleeping, okay. Oh, hindi naman ibig sabihin kinain mo siya, tulog ka. So it's better now because your brain kasi sometimes, lalo na kayo mga Gen Z, mga bagets, ma-active yung brain nyo. Oh, eh. Dok. Diba? Di makatulog ka dyan. Maraming iniisip. Hindi mo alam. Para kayong matatanda. Maraming iniisip. So your brain works very actively. So by the time you need to sleep, mahirapan kayo. So your theobromide, which is very, very rare in some of the organic plants, is present in this one later on pag-usapan na. So ano pa ba? And the most important is your anthocyanin. Anthocyanin. Narinig mo na naman? Anthocyanin is related to antioxidant effect. Mm-hmm. Yung mga free radicals natin ay kinokontrol niya. Hindi ko sinabi walang free radicals. Kasi pag may stress ka, may free radicals. Pero if you have anthocyanin taken in, it helps regulate. And of course, alam natin, an anthocyanin is very good for anti-cancer. Yeah. Mm-hmm. 'Di ba? So lahat ito pag meron 'yan, no, it helps your body in the immune system. Mm-hmm. Pag tumaas yung immune system natin, sa prevention ng diseases. Diseases like bacteria, viral, fungal. Yeah. Lahat na 'yon, mm-hmm. 'di ba? Which is all present in this tiny little bottle, which is Genesis Organic Spirulina. Yeah. Natutuwa na naman si boss, sabay-sabay kayo. Okay, question. Doc, for example, merong inflammation yung katawan. Yung mga nutraceuticals po ba na, katulad po nito, Genesis Organic Spirulina, makakatulong po ba to para mabawasan yung inflammation? Hindi naman totally ma-heal na yung inflammation, pero makakatulong po ba? Yes, the healing will be much progressively better as compared to yung wala kang intake nitong important ingredients. Diba sinabi natin in the beginning, especially pag yung flavonoids mo. Yes. So, mas mapapabilis, mas mapapahasten yung paggaling. Oh. Kasi pag yung katawan natin ay may sariling defense mechanism, minsan hindi kaya eh. Lalo na sinasabi mo na gaano katindi yung inflammation, gaano katindi yung infection. So pag hindi kinaya ng katawan mo, it needs to have support system. And that support system has to come from what you have taken in from the cells na iluluwa ng cells. Ito, ibibigay ko sa'yo. Mm-hmm. Tulungan natin. Tulungan talaga. Pero Doc, paano naman kung sabihin nila, wala po bang side effect kung meron silang tinitake na medications? Isasabay nila. No. You always have to tell them that the medication is given, lalo na yung mga antibacterial. Mm-hmm. Okay? Like sinasabi, this is to take in kasi meron ng bacteria. Present, you have to take out of the yung kailangan ma-completely ma-heal yun. Now your spirulina now will help you repair. Diba? I-re-repair niya yung nasira at yung mga hindi pa nasira poprotektahin niya. Yun ang purpose nun. Kasi hindi pwede natin sabihin, ay, ito, okay na yung spirulina, pwede na yan. Oo. Eh bakit, Doc, hindi pa gumagaling? Of course, you have to treat it. Yeah. You treat it, and after you treat it, you need to repair. Eh yung process ng repair mo, pag wala kayong mga hindi kaya ng yung cell levels mo, matagal. Doon yung sinasabing the healing becomes very prolonged. Diba minsan sasabihin mo, ang tagal mo namang gumaling. Yung sugat mo, parang ano pa.
'di ba? Ang may refresh pa banjam. Pero may iba, ang bilis. So 'yun ang purpose noon. Mm-hmm. Doc, para naman po dun sa mga nakakaramdam ng madalas na hilo tapos yung mga low blood, doc, paano nakakatulong po yung mga yung blood Genesis problems. Spirulina dun sa mga mababawi? Yeah, because you have your phytosterols and phytochemicals which are very very good, especially for the vascular and the cardiovascular. So hindi lang sa cells ang ano niya, ang target niya, kagaya na sabi natin yung mga flavonoids. But these ingredients help the production of a better red blood cells, yung pulang dugo natin. Sabi mo, ay Dok, ibig sabihin yung ginagawa na yung production ng bone marrow natin, yung abuto, yung spleen natin, hindi maganda? Hindi, maganda naman. So ibig ko sabihin, when you have a cell, diba? That is nice. Okay. And you start, ano, kunyari, minakeupan mo, inayusan mo. Yes. Diba yung RBC? Yun na lang para maintindihan nila. Inayusan mo, no? The spirulina will make, ano, diba it will look nicer? Mas maganda yung, ano. Oo, pero hindi to for aesthetic purpose, ha? Yeah. Pero yung sinasabi natin, ayusan, ibig sabihin, inside out. Inside is good, but outside, iko-coat pa niya. Nice. Diba? So, ibig sabihin, magiging mas, ano siya, magiging fierce. Oo, yung term ninyo. So, ibig sabihin, pag meron, kailangan siya, in times na need, hindi siya agad tutumba. Yeah. You have to remember, our red blood cells functions not only in the circulation of the blood to the heart, but other aspect, especially nabanggit mo, inflammation and infection. Mm-hmm. Oh, ikaw naman. Ano naman, Doc, how helpful naman po ang Genesis Spirulina sa mga taong may mga allergies katulad ng mga dermatitis, rhinitis? Ano pong, kumbaga, kasi di ba po ang Genesis Spirulina, natatarget din niya na mapalakas ang immune system. Paano po siya ka-helpful? Ito kasi, yung anthocyanin mo has a very good, especially in your anti-allergen, because it makes the cells now better develop para hindi siya prone to allergy. Mm-hmm. Diba? Meron tayo kasi minsan genetically, DNA na sa atin na parang, ay, may allergy ka na dito, may allergy ka na dito. Diba? Alam mo yun, kasi di ka pwede hipon, kagaya mo, if you have ano. Allergy. But ang mangyayari kasi, your spirulina helps control. Yeah. It helps control the attack. Ha? It probably doesn't, parang hindi maano yung confuse yung ating nakikinig. Parang, ay, mawawala na. O, so, pwede na ako. Inom na. Pwede na daw ako ng hipon. Kumain naman ng baka mag-hypersensitivity ka. So, what the spirulina will do, it will tame down or tone down the allergic reaction. You get me? It still doesn't allow you to take the one that you are allergic. But, just in case, nagkamali ka, it doesn't become a full-blown allergic reaction. Hindi okay, sobra yung at least epekto. Na-tame niya. Na supplement. Paano naman po yung proper intake ng Genesis Organic Spirit? So, ang pagka-supplement niya na pwede siya for all ages, di ba? Kasi may powder form na siya. So, maganda siya. So, pwede siyang maging bat suplemento kasi it helps in what is missing. But, yung isabihin table food natin, kakain pa rin tayo, ha? Kailangan ito na lang ginawang pagkain. Pero may iba kasi yun lang. Ikaw, di ba, na-try mo yan? For a while. Pero protein siya, di ba? So, powder form, pwede for children, di ba? You measure it as you measure the ano how you measure it in a teaspoon, di ba? 1 to 2 teaspoon, that's good. And mix it with the milk, pwede, di ba? We have patients na during pregnancy iniinom nila, then lumalabas, di ba? Spirulina baby, pero hindi siya green. So safe naman. Baka magkaroon ng mispagsalang blue-green algae, no? So sa tao kasi, maximum of 8 to 10 tablets. 8 to 10, so, but you can take 4 tablets in the morning, 4 tablets in the evening. That's okay. And it's very good for ano ha, your GI. Diba? Pag mga constipation, diba? Alam mo yun? No.
Kung naka-constipate ka, inumin mo, mapupupo. Alam mo, diba, mapupupo ka. Diba? Diba? Napupupo ka. Oo, ganun. Pero lang pag tinake siya ng empty stomach. Yeah, oo. Oh, parang mas maganda siya. Thank you so much, Joseph, sa pagtanong ng, ay, pagsagot sa aming mga katanungan. Pero this time, sagutin naman natin yung katanungan ng taong bayan. Wow, taong bayan! Sa ating social media questions, Doc. Narito po ang question ni Aina. Doc, nakakatulong din po ba ang spirulina sa pagpapababa ng creatinine sa may chronic kidney disease po? Thank you po sa pagsagot. Ito ha, creatinine. Pag when you say chronic kidney disease, ito yung sinasabi natin, you know. You still have to ask your doctor. Kasi when you have chronic kidney disease, may ibang tubules mo, yung pinag-usapan natin, ay sira na. And we have to see first the function of the kidney. Diba? Kasi in the first place kasi, you did not take care of the kidney so well at nagkaroon na ng ano, ng damage na o failure dun sa function. Now, with regards to creatinine, kasi depende yan eh. No, it will not change the figures or the measurement of the creatinine. The only thing that spirulina can do is to protect further yung mga remaining tubules mo sa kidney. Okay. Hindi siya gamot sa pampababa ng creatinine. Or sasabihin mabubura yung chronic renal disease mo. No. Okay. Now, this one kasi it has to be adjusted very carefully kasi you can ask your doctors kasi baka ma-compromise lalo ang kidney. Lalo na may iba nagtatanong sa akin, paano ibibigay? So we adjust the tablets given kung takot ka. Pero at the end of the day, wala namang complication at that far. Kasi may iba nga sasabihin ng doctor, ay, wag mo na kasi tataas. So, i-monitor na maigi kasi alam mo naman yung kidneys mo have been compromised. Okay. Ito naman po, Doc, another question po from Gail Reyes. Irregular po ang period ko, tapos anemic din po ako. Pwede po kayang makatulong ang spirulina sa akin? 25 years old po ako. Thank you so much po. Yeah, pag anemic, yan, pwede. You have your anthocyanin, your phytochemicals, phytosterols, pwede yan, no? It might correct. If your anemic is nutritionally based, okay. Diba? Yung ibig sabihin, iron deficiency, ganon. But if your anemia is secondary to other causes, we have to look into that, no? The only, ang sabi natin, maganda siya, but you have to look at what is the disease, diba? You have to remember, your spirulina is just for support. Hindi siya yung ano treatment na ganon, ha? Mag-isipin mo. So, yung isa dyan, ano ba yung tanong na... Irregular and... Yung anemia, tsaka... menstruation. Yes, siguro yung menstruation mo, okay, depende yan kung ano yung estado ng hormones mo. Ha, yung estado kasi titingnan rin. So, i-check natin yung ovaries mo, yung mga ganun mo. Now, when it comes to yung wastage because of yung menses mo, di ba naglalabas kayo ng dugo? At least makakatulong siya to reformulate again your red blood cells. Nabawasan. Kasi nagsashed sila eh. So at least hindi ka mamumutla, di ba, after ng menstruation. Doc, ito naman po galing kay Thelma Flores. Same po ba ang effectivity po ng powdered form po ng spirulina at yung tablet po? Naguguluhan po kasi ako dahil sabi po ng iba, pag powdered form po, daw po pang bata lang. Nahihirapan po kasi uminom ng tablet or capsule yung anak kong edad na 16 at 14 po. Thank you po sa inyo. Yes, it's the same. Huwag kang maguluhan kasi kung hindi, maguguluhan rin kami. The same yan. Mas pag-isipin mo pa, marami ang contents, no, ang gramo, especially for protein ng powdered form. Okay yan, walang problema. Same. It's the same. Pag hindi kaya ng tableta, ito powdered form. And you can put it, you can make it into shake, diba? Daling i-incorporate. Kaya maganda yan. At dahil dyan! Dahil dyan! Kung magsasalita ang Genesis Organic Spirulina ay 100% organic premium nutraceutical na gawa sa high quality blue-green algae at
ang sustansya ng isang gramo o 4 na tableta ng Genesis Organic Spirulina ay katumbas ng isang kilong gulay at prutas. Superfood na siksik na siksik sa protina, vitamins at antioxidants. Pasiglahin ang inyong isipan at immune system, panlaban sa iba't ibang sakit. Siguraduhin may complete nutrition ka every day. Feel your best with our trusted superfood, Genesis Organic Spirulina. For inquiries and orders, contact 0977-688-5730 and 0960-688-6296. Also available online and selected Mercury Drug outlets nationwide. Yan, at sabay-sabay tayo guys. Kaya importante, pwede maging suplemento para sa ating katawan. Genesis Organic Spirulina! Diba, Sir Loreto? Alam good, mo na. Good morning! Ang sarap mag-promote ng isang bagay na pinapaniwalaan mo at ginagamit mo na yan. At nakakatulong hindi lang sa'yo, pati sa mga tao na mabukun. Tama! Thank you so much po, Dr. Joseph. Yes. At kung meron po kayong gustong batiin ngayong umaga, batiin na po natin. Good morning. Ay, hindi. Batiin natin ang CEO at presidente ng Genesis Organic Spirulina. Yep. Nanonood siya si Tito Loreto Chua. Yes, good morning. Si Miss Maika. Oh. Alam mo, i-deliver ko po sa kanila. Meron kasi akong memo. I-deliver. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Joseph at Sir Loreto Chua.